sa channel na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at isama nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Maraming salamat po mga idol! Unification fight sa pagitan ni Roman Chocolatito Gonzalez at Juan Francisco Estrada II sa 115-pounds super flyweights division. Pagkalipas nga ng 9 taon ay muling magtatagpo ang landas ng dalawang kilala bilang top pound for pound fighters sa super flyweight division sa darating na Sabado sa Dallas, Texas. Matatanda ang nabigong agawin ni Estrada ang WBA lightweight belt kay Chocolatito noong huling bakbaka nila noong taong 2012. Naglaban ang dalawa sa lightweight 108 pounds. Panalo si Chocolatito via unanimous decision at nanatili sa kanya ang WBA lightweight belt. Ito ang huli at panglimang depensa ni Chocolatito sa WBA lightweight belt bago nagdesisyong umakyat ng timbang sa super flyweight division taong 2016. Unstoppable si Gonzalez ng mga panahong iyon. Natalo man si Estrada sa unang paghaharap nila ni Chocolatito ay sinibayan ni Estrada ang mabagal na pag-angat ni Gonzalez. Kaya ngayong mga oras na ito ay mabibigyang pagkakataon na ang halos isang dekadang paghihintay nito kay Chocolatito. Sa unification fight na to ay didepensahan ni Gonzalez ang WBA super flyweight title laban sa contender na si Estrada na WBC champion naman. Matatandaang habang namamayagpag si Chocolatito sa kartadang 46 wins at 0 loss, ay nakaharap nito ang babasag sa kartadang ito. March 18, 2017, hinarap ni Gonzalez ang Thailander fighter na si Sor Rungbisay. Nakataya ang WBC super flyweight title sa labang to. Ngunit nabigo si Gonzalez sa malaking kalaban. Pagkalipas ng 6 na buwan ay nakakuhang muli ng rematch si Gonzalez para subukan ulit agawin ang WBC super flyweight belt. Subalit sa pag-aakalang matatalo ni Gonzalez ang Thailander fighter sa pagkakataong iyon, ikabaligtaran ang nangyayari. Violenteng na knockout si Gonzalez sa round 4. Inisip nga ng karamihan na hindi na muling makakabalik sa boxing ring itong si Gonzalez. Ngunit sa kabila ng masaklap na pagkatalo nito sa Thailander fighter, ay muling nakabangon ng pigilan nito ang unbeaten na si Kalyafai at agawin ang WBA super flyweight title. Pagkalipas ng 1.5 taon ay matagumpay na nadepensahan ni Gonzalez ang WBA super flyweight title kontra sa Mexican fighter na si Israel Gonzalez. Sa kabilang banda naman, 5 buwan matapos ang rematch ni Gonzalez at Rungbisay ay nakakuha ng laban si Estrada kontra sa Thailander fighter. Subalit digo din si Estrada sa labang iyon. At pagkalipas ng higit 1 taon ay nakakuha ng rematch si Estrada laban sa Thailander fighter at naagaw nito ang WBC at the ring super flyweight title. Panalo si Estrada via unanimous decision. Sinubukang agawin ni Dwayne Dimon at Carlos Cuadros ang WBC at the ring super flyweight title kay Estrada. Ngunit TKO ang inabot nila kay Estrada. At sa darating na Sabado ay muling magtatagpo ang landas ng dalawang kampyonato para magkaalaman kung sino talaga ang tatawaging kampyon sa super flyweight division. Pahayag ni Estrada, "In my career, I only have 3 defeats. I have avenged 2 of them. The only missing is Ramon." Balik naman ni Gonzalez, "I already know Estrada. It is going to be very tough fight." Makapaghiganti kaya si Estrada sa labang ito o matalong muli gaya ng laban nila noong 2012? Paki-comment lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Maraming salamat po sa panonood.